Sa bidyong ito, ibabahagi ko lang ang aming karanasan sa aming first port of call sa Port of Bissau na sakop ng bansang Guinea-Bissau na matatagpuan sa West Africa. So sa taas niya, nandiyan yung Senegal, sa north ng Guinea-Bissau ay Senegal at Gambia, at sa baba naman niya ang Guinea-Conakry. So itong Senegal saka Guinea-Conakry na bansa, ang salita dito ay French. Pero sa Guinea-Bissau, Portuguese ang kanilang salita. Pati mga pangalan ng tao dito ay parang nasa Pilipinas lang, no? Pedro, Juan, ganyan, Carmelo. Naging sakop daw ito ng Portugal noong unang panahon at mahabang 11 years silang nagipag-yera sa Portugal para lang mabawi at maging independent itong bansang Guinea-Bissau. Sumasampa ang pilot sa pilot station as indicated in the chart sa kayo. At ito ang kanyang pilot boat na ginagamit ding mooring boat. Ang pilot ladder ay half meter above the water lang. Ang boarding speed ay 5 knots. At on time naman yung pilot. Nandun naman siya nang dumating ang aming barko sa pilot station. From pilot station to inner anchorage or to our CLCGV jetty, 50 nautical miles pa. So around 4 to 5 hours depende sa speed ng barko nyo. So yan ang CLCGV jetty, ang may kulay orange. Bago lang daw yan, 1 year pa lang. At maganda naman ang fendering system niya. At ang hook niya ay, mooring hook niya ay quick release system na rin. Ang problema lang dito is walang tugboat. So kung walang bow thruster ang barko nyo, sa picture na yan, makikita na hinihila ng mooring boat ang dalawang headlines. Pero hindi yan naging successful dahil medyo kulang sila sa experience at skills to handle the mooring ropes. So ang ginawa dyan, pina-let go muna sa kanila ang mooring ropes, then binira uli sa barko, tapos pinick up uli nila at hinila ulit papunta sa shore. So sa tingin ko, dapat sa susunod, isang lubid lang muna para hindi sila mahirapang birahin ito papuntang shore. So yan naman ang position ng barko sa Ekdis. Tama naman ang position niya. Yan, dito kami galing kanina. Nakaangkla kami dyan kahapon, tapos umikot kaming ganyan. Dito kami nag-approach dahan-dahan hanggang dumikit. So, ito yung lighthouse. Walang ilaw, no? Ngayon, yung mga boya na ito, missing yan. Wala yan lahat ng mga boya na yan. Itong boya, wala rin yan. Missing din yan. So dito lang kami dumadaan, no? Sa baba. Itong lighthouse, meron yan, pero hindi rin gumagana ang ilaw. Cardinal mark, South Cardinal mark na missing din. So mga pangalan dito ay Portuguese lahat, no? Ilha, Banco, pati mga pangalan ng tao dito, Pedro, Carmelo, pilot namin si Duarte Barbosa. So yan ang pilot station. So dyan sumasampa ang pilot sa pilot station na yan. Ito yung Kayao pilot station ang tawag nila. So galing dyan sa pilot station, mga 4 hours pa papasok kasi 50 nautical miles siya. So okay naman yung recommended route doon sa may sailing direction. Sundan nyo lang doon. Sundan namin ang recommended routes doon sa pagguhit ng aming passage plan.
At chinek ng pilot, okay siya. Yun din ang sinundan niya kasi wala naman silang electronic chart. Wala sa dito rin sa ECTIST ng barko, tumitingin yung piloto. So kahit na pag nadaan, nakapasok na kayo, kahit walang piloto, kayang-kaya nyo ng mag-self-pilotage mula sa pilot station or mula sa berth papuntang pilot station. Hindi na kailangan ng piloto. Isa pa, wala ding traffic, no? Mga fishing boat, isa, dalawa. May barko na pumasok kahapon sa likod namin, isa lang din. Wala kami nakasalubong na barko. Walang ganon pumupunta sa puerto nito. Bihirang bihira. At ang fishing boat, mga ilan lang din ang nakita namin. So, walang problema sa traffic. Maluwag ang daan. At tama naman ang direction na nasa recommended route ng sailing directions. Tulad ng inaasahan, maraming authorities ang sumasampa dito sa Bisaw. Quarantine officers, customs, immigration, police, harbor master, mga 12 sila lahat. So, tag-isang sigarilyo lang naman. Walang inspeksyon, puro mga paperwork lang naman. So, walang stress. So, matagal na akong marino, more than 20 years na. Pero, ngayon ko lang na-discover na meron pa ng puerto na Bisaw at ang sakop siya ng bansang Guinea-Bissau. Maliit lang ito na bansa. Nasa 1.8 million lang ang population. At nasa gitna ito ng bansang Senegal, sa taas niya sa north, at sa baba naman niya yung Guinea. Kung ipronounce natin sa Tagalog, ito ay Guinea. Pero ang tamang pronunciation ay Guinea. So naging sakop ito ng Portugal noong araw. Ang word nito ay CGB Jetty, para sa mga LPG tankers. Ayan siya. So okay naman ang berth, maganda ang fender, no? Maganda din ang orientation ng mga bollards at dolphins, no? At quick release hook na rin ng mga yan. Nakikita nyo yung headlines, ang movement ng sa barko. Tamang-tama lang siya sa barko kung ganito, yung maliliit na LPG shift na tulad na sa amin, no? Yan ang headline niya. Tatlong headlines, saka dalawang spring lines. Ito naman sa pupa. Yan ang stern line na nakikita nyo sa... Yan ang stern line natin, tatlo din yan. At nandito ang spring. Yan, spring line niya. Magandang layout ng jetty. At mukhang bago siya. Ang problema lang dito ay walang tugboat available. So kung wala kayong boat thruster, medyo matagal na katraka. At risky, medyo risky. Maganda ang layout ng berth kasi aral siya sa agos ng tubig. Kaya atraka lang pagka high tide or before high tide para head on ang current. Starboard side, alongside pag high tide. Mag-ingat lang sa mga piluto kasi hindi masyadong magaling ang mga piluto nito. Kailangan medyo, kailangan alalay ka rin. Kailangan na ready ka anytime to intervene pag nakita mong parang mali yung ginagawa niya. Ayan, sa bandang unahan ng jetty, merong fish fort na punong-puno ng maraming tao. Siguro mula sa jetty namin, nasa mga 800 to 1 kilometer away lang itong fish port na ito. So yan ang scene sa umaga na makikita nyo. Maraming mga tao sa fish port na bumibili. Ayan. So halos scene, kung titingnan mo rito, parang hindi mahulugang karayom sa dami ng tao. At mukhang wala nang social distancing na nangyayari dyan, no? You know? O yan, no? Punong-puno sila doon. So, hindi natin alam kung nagmamask yan sila or hindi. Pero, sa mga nakikita natin dito, sigurado walang social distancing na nangyayari ngayong panahon ng pandemic. Yan lang ang nakakabit na flexible hose. 4-inch yan.
At ang rate per hour is nasa 35 to 50 tons lamang. So yung total na cargo, butane, diniskarga namin dito ay 550 metric tons. Inabot ng 13 hours. Ang maximum pressure ay 7 bars lamang. Pero minsan na pinapababaan pa nila sa 6 bars. So medyo mabagal ang discharging operation sa lugar na ito. Pagdating naman sa security, ay secured naman ang lugar at meron siyang gate na well guarded ng security guard. So nag-iisang access lang yan from shore. May mga dumidikit na bangka para mag-barter, so bantayan na lang. Depende sa inyo yan kung mag-barter kayo or hindi. Ang stowaway, meron daw mga stowaway sa ibang berth. Dito daw wala, pero para makasiguro ay maintain pa rin ang vigilant watch, saka pagbitaw ay mag-stowaway search para to make sure na wala talagang nakasampa sa barko. Ayan. Pag-unbert namin, hindi na rin sumama ang pilot papuntang Kayaw Pilot Station. So in-unbert na niya yung barko, then muhaba na siya. So kami na lang ang nag-self-pilotage from Inner Harbor to outside of the channel. Wala namang traffic, so wala namang problema sa paglabas namin. So yan guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana meron kayo nakuhang information. So just in case may biyahe kayo sa lugar nito, meron na kayong advanced knowledge at idea kung ano nangyayari sa lugar nito.